ng pagiging Ravenna mo ang pinanggagalingan ng mga apoy sa palad mo. Diyan tayo magkatulad, Agilus. Hindi naglalaban ang magkawangis. Kung ganun, kailangan ko ng salungat na lakas. Itatangkinin ko ang paa niya. Inisinundo ako may kagagawa nito sa'yo. Isabana, nakita ko ikaw ang pinupuntirin niya, anak. Panahon na para tapusin namin ito. Anak! Kusa saka kasi nagsusuot eh. Sumuko ka na, Ravenno. Hindi na matutuloy ang plano mong paglupig sa mundo. Si Agilus. Kailangan tayo ni Agilus. Walang iya ka sa van. Ito na ang huling pananakit mo sa mga mahal ko sa buhay. At ito na rin ang huling salitang sasabihin mo. Nakalimutan mo na ba ang propesiya sa van? Sugo lang makakapatay sa kapwa sugo. Walang iya ka! Binali mo pakpak ko! Wala akong makita! Nabulag ang sugo. Nasa akin pa rin ang huling halakhak. Buksan mo ang iyong mga mata, anak. Ina, nagbalik kayo. Dahil muli ka na sa karunlan, ito ang papel ko. Maging gabay mo sa gitna ng kadiliman.
Nasaan na siya, ina? Kailangan ko siyang malupig para sa katiwasayan ng mundo. Sabay ng paglaho. Magliliwanag na ang mga paningin mo. Mawawala na ang karinlan na nakabalot sa iyong mga mata. Pero ina, kailangan ko kayong makikita muli. Hanggat nabubuhay ako sa puso mo, hindi ako mawawala. Sa may pagmamahal sa puso mo. Laging may magpapatnubay sa'yo. Yan ang kailanman di mo naintindihan. Ama. Bakit hindi na natin sunugin ang batawan? Dahil ang pagsunog sa labi ay nakalaan lamang para sa marangal. Dahil kasabay ng usok na pumapainan lang sa kalangitan, lumilipad din ang kaluluwa tungo kay Batala. Hindi doon ang punta ni Ravenna. Kailangan mangako ang lahat ng narito na wala sa atin magsisiwala ng kinaroroonan ng labi ni Ravenna. Mangako ako. Maging ako. Dadaling ko hanggang libingan ko ang lihim na ito. Kalimutan na natin ang isinumpang lugar na ito. May mga mahal sa buhay tayong naghihintay sa atin. Nandiyan na yung mga bulawin! Ayan na sila! Salamat kay Batahan at nakabalik na kayo. Nagtagumpay po ba tayo? Wala na, mga Ravenna! Yeah! Wala na, mga Ravenna! Umuwi ang mga bulawin! May mga kasama tayong mga sugatan. Maghanda kayo ng mapaghihigaan nila. Oh, papas, higa. Si Veronica! At saka si Lourdes! Uy! Bilis, bilis! Dali nyo dito! Dito, dito! Dali, dali! Gamutin yan! Bilis! Alvina, baka makagulo lang tayo. Pero Agnes... Naintingin ako naramdaman mo. Pero pareho silang walang malay ngayon. Hiyaan muna natin silang masuri ng mga manggagamit. At habang ginagawa nila yun, dumulog muna tayo kay Batala. Mabilis na kumakalot ang lason sa katawan ni Lourdes. At malalim naman ang sugat ni Veronica. Katulad ni Lourdes, kumakalat na rin ang lason sa katawan ni Veronica. Wala na ba tayong magagawa para sa kanila? Maghintay at manalangin. Naawa ka ba sa kanya? Sa kainat na niya? Pinili niya ang landas na tinahak niya
Naawa ako sa sarili ko. Naawa ako sa lahat ng nasaktan ko. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo, Gabriel. Lahat tayo naging biktima ng ginawa ni Ama. Totoo nga yung sinasabi nila, Agilus. Madaling magpatawad ng iba, pero mahirap magpatawad ng sarili. Lourdes? Veronica? Ikaw ba yan? Veronica, na naginip ako. Ano na pinaginipan mo? Hindi ko raw iniwanan yung anak ko sa gubat. Na hindi raw nangyari lahat ito. Natuwid ko raw lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko. Yung pag-aarog ang ginawa ko kay Alvina, kay Pagaspas, at kay Lawiswis. Lahat yun. Ginawa ko sa pagkasumikap na maitubid ko yung unang-unang pagkakamali ko. Nagawa ko sa buhay ko. Mamatay ako ng punong-puno ng pagsisisi sa puso ko. May panahon pa para ituwid ang lahat, Lourdes. Paano kung sabihin ko sa'yo ngayon na narito ang anak mo? Alvina? Ano yung nasa bulsa mo? Buti nilang hindi siya nahulog habang nakikipaglaban na lumilipad ako. Anak, nakakapagpagaling yan. Maaari natin gamitin. Ang tanong ay kung sino. Kanino mo ibibigay yan? Kay Veronica? O kay Lourdes? Nung maging Ravena ako, kaharap ba tayo? Opo. Pero natataka ako. Nung magkaharap tayo, ibinababa niyo ang sandata niyo. At sinabi niyo sa akin, di niyo ako kaya labanan. Kahit pala ang pinakamaitim na puso. Lumalabas pa rin at nangingibabaw ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Anong ibig niyo sabihin? Ako ang ina mo. Hindi ito maaari. Iniwanan kita. Iniwan kita doon sa may paanan ng puno sa gubat bago ka nakuha ng tiwatang si Muya. Nang palayasin ako ng mga diwata, nasadlak ako sa kuta ng mga Ravena. Saan puro dalamhati at maghihirap ang dinaras ko sa mga kamay nila. Hindi ko hiniling mabuhay. At sana nga hindi na lang ako nabuhay. At sana hindi ko na lang kayo nakilala. Aramis. Ilang oras na lang ang nalalabi sa buhay ko. Hindi maitutuwid na ilang sandali ang buhay na pagkakamali. Ngunit kailangan mong mamili, Alwina, bago pareho silang maubusan ng panahon.
Parang awa niyo na. Hindi ko kaya. Hindi ito desisyon na dapat mong pasanin, Alvina. Ako na magpapasya para sa'yo. Ibigay mo na kay Lourdes ang binhi. Pero na... Ngayon lang yung natagpuan ang tunay niyang anak. Sa pagpapatnubay ni Badhala, kailan siya makakatanggap ng pagmamahal mula sa kanya? Ako, noon ko pa nalang sa pagmamahal mo. Mawala man ako. Panatag ako na hindi ka mawawalan ng mamahal sa'yo. Binabalik ko sa mintas na binigay mo sa akin. Dahil baong ko. Sa pagpunta ko. Puso ko. Lagi kong sinasabi sa'yo noon. Malungkot sa akin ang umaga. Dahil yun ang pagpapaalam mo. At ngayon, malungkot para sa akin ang umagang ito. Dahil ito ang umagang magpapaalam ka sa akin. At ano yung lagi mo sinasabi sa akin nun? Napapalikan kita. Na makikita tayo muli. Yun din ang mangako ko sa'yo. Mahal ko. Makikita tayo muli. Pero ayoko mawala ka sa akin, mahal ko. Ayoko mawala ka sa akin. Noon, nangako kang masasama tayo. Sabi mo, kapag nagkasundo ang mga tao at mulawin, magkakapiling tayo. At tinupad mo ang pangako mo. Kaya ngayon, ako nangangako sa piling ni Banana. Kapag kapwa na natin nalambas ang lahat ng pagsubok sa mundong ito, magsasama tayo muli. Makikita tayo muli. Hintayin ko ang pangako mo. Salamat kay Badhala. At makakahinga na tayo ng maluwag. Dahil nabura na ang banta ni Ravenum sa ating mga buhay. Hindi ko ikinakaila na nakatanggap kami ng tulong sa panahong kinakailangan nito. Sa aking Reyna na si Veronica. Hindi niya itinuring kahinaan ang pagiging Ravena niya. Bagkus ginamit niya ito upang maunawaan ang kanyang mga kalaban at upang buksan ang puso niya sa habag at pag-unawa. Si Dakila, ang tinig ng karunungan at ng karanasan. Si Aviona, Aramis, Pagaspas, Lauswis, si Makisig, ang aking kapatid na si Habagat, ang kanyang anak na si Mulagan, na walang sawang naglingkod at nagpain ng buhay para sa ating adhikain. At ang mga tanging nilalang, una na roon si Gabriel,
na naliwanagan ang kanyang isipan sa pinakamadilim na panahon ng aming pakikibaka. Bilang hari, nakikiusap ako sa inyong lahat. Natratuin siya na may paggalang na nababagay sa isang bayani. At ang kanyang kapwang sugo, Aguiluz at Alwina. Alam naming lahat ang laki ng sakripisyo ninyo. At napakahaba kung iisa-isahin namin ito. Pero dahil sa mga ginawa ninyo, ako ang dapat yumukod sa inyo. Walang nag-aalis sa'yo ng karapatang maramdaman. Ang nararamdaman mo, Aramis. Pero bilang isang anak na kinupkup ni Nani Lourdes sa loob ng napakaraming taon, kiniti ako sa'yo na isa siyang mabuting ina. Mabuting ina? Kung mabuti siyang ina, bakit niya ako iniwan mag-isa? Maraming tanong sa buhay, Aramis. Kung hahanapan pa natin ang sagot ang bawat isa, magsasayang lang tayo ng panahon. Panahon na dapat gugulin sa pagpapatawad at sa pagbuo ng relasyon sa mga dapat nating mahalin. Pahinga mo si Aviona, Aramis. Pahinga mo ako. Dahil nagsayang din ako ng panahon sa sarili kong ina. Nagpapasalamat na lang ako na nahili pa na huling lahat para sa amin. Florona? Mabilis lamang ang pagbisita ko dito sa Avila Linang. Hindi ako maaaring mawala ng matagal sa Encantadia. At nangihina na rin ako. Alam ko. Dumaan ako sapagkat may pinagbili ng inang Reyna. Ipinatatanong niya kung nais niyo pa ni Muya bumalik ng Encantadia. Maaari ba akong tumuloy? Baka dapat ako na lang magbigay niyan kay inay. Maraming pa tayo magkukwentuhan. Nahihirapan ako magdesisyon. Sa isang banda, nais kong bumalik sa aking tirahan. Sa Encantadia, lalo na't purot pa sakit ang dinanas ko dito sa lupa. Hindi ako sanay sa katawang tao. Huwag mo akong alalahanin. Kung gusto mong bumalik sa Encantadia, hindi kita pipigilan.
Ngunit habagat, minsan mo nang tinatunayan kung gaano mo kamahal. Nang kinalikuran mong pagiging diwata mo at iniwan mo ang inkantadya, hayaan mong ako naman magpatuloy ng pagmamahal ko sa'yo. Kung pinakailangan kong magtiis sa pangungulila, gagawin ko. Alang-alang sa'yo. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo, Veronica. Sa biyaya ng buhay na pinagkaloob mo sa akin. Sa hinaba-haba na pinagsamahan natin, pareho tayong napilitang gumawa ng mahihirap na desisyon. Nagkahiwalay tayo. Nagkasama ulit. Nagkahiwalay. Pero sa kabila ng lahat, nanayig pa rin ang pagmamahal natin sa isa't isa, hindi ba? Ngayon, pareho na tayong ina. Higit sa lahat, ito ang mas nakakaintindi kung gaano kasabik ang isang ina na makasama ang kanyang anak. Maraming maraming salamat sa iyo at pinagkaloob mo sa akin yun. Nariyan pala kayo. Nag-alala ko na hindi ko kayo naabutan sa bahay ni Dakila. Inayahan ko si Aramis na sumama sa akin manirahan sa patag. Pumayag na ba siya? Pumayag man siya o hindi, aalis pa rin ako ng Abila. Gusto ko, mas komportable ako, mas panatag ang loob ko kung nakaapak ang mga tao sa lupa. Kung narurumihan ang kamay ko, mas gusto ko yon. Anak, hindi ako nababagay dito sa Abila. Nawala na nga ako ng isang ina. Mawawalan pa ba ako ng isa pa? Para sa akin, ikaw pa rin si Alwina ko. Ang anak kong si Alwina na lagi napupudpuran ng tsinelas. Na lagi napipigtasan ng tsinelas. Ang ibig mong sabihin, iiwan mo na ako. Hindi naman kailangan, di ba? Bakit di ka nalang sumama sa akin? Dahil hindi na maaari. Paglisan mo ng Abila, mabubura na ang lahat ng alaala mo tungkol sa akin. Mapagmamasdan kita sa mahiwagang balon. At pagmamasdan kita sa mga panaginip ko. Maraming salamat para sa lahat mo, Yak. Maligaya ako at naibalik na ang lahat ng narapat para sa'yo. Hindi kita malilimutan, Aramis. Hindi na ba talaga magbabago ang pasya mo mula agad? Hindi na, ina. Naiintindihan mo naman siguro kung bakit kailangan kong bumalik, hindi ba? Naiintindihan ko. Baka tama nga na manatili ka dito kasama ang iyong ama. Upang hindi siya lubos na malungkot. Alam
Alam mo, ngayon ko lang napansin ang kagandahan ng ate mo. Bakit hindi ka lang dito manirahan? Seryoso ko ba? Oo. Dito sa Avila. Makakapiling mo ang mga taong handa kang tanggapin. Alam mo, simula pa lang na magkakilala tayo. Katunggali mo tayo. Magkaribal sa puso niya, Luina. Magkaiba sa maraming bagay. Para tayong ibong mandaragit, eh, kailangan ng isang malaking lugar para mailadlad ng kanilang mga pakpak. Baka masyadong maliit ang Avila para sa ating dalawa. Bukal sa kalooban ko ang invitasyon, Gabriel. Alam ko yun, nag-ilus, kaya nga nagpapasalamat ako yan. Siguro, bago para sa'yo ang magkaroon ng isang kapatid. Pagaman iisa ang dugong dumadari sa atin, hindi mo maalis na kaiba tayo sa maraming bagay. Para magkapareho sa isa. Ang pagmamahal natin para kay Alvina. At yan ang pinakamalaking rason kaya ayaw mong manatili dito sa Avila. Totoo ang sinasabi mo, Gabriel. Magkaiba tayo sa maraming bagay. Pero hindi natin maiwasan tanggapin ang katotohanan. Magkapatid tayo. Talaga bang hindi na magbabago ang iyong desisyon? Hindi dito ang lugar ko. Salamat, Magnus. May mga hinihintay pa kami. Sino? Hindi ako naangkop dito, Alvina. Bakit lahat yung kailangan ng isa? Wala na kayong maaalala tungkol sa amin pagdating niya sa Patag. Sabay ng pagtatapos ng isang kabanata. Nagsisimula ang isa pa. Sabay ng pamamaalam sa nakaraan ay ang pagsalubong sa mga hamon ng hinaharap. Patuloy ang pag-ikot ng gulong ng buhay. Bakit nalalagas ang mga dahon ng puno? Itanong mo ko ano mangyayari kung magpapatuloy ang paglalagas ng mga dahon. Tanong mo, kung saan makakakuha ng lakas ang puno? Kung ilalaan mo ang ugat pak mo para sa puno ng malawin,
Mas maigi siguro na maging mortal ka. Na hindi nangangailangan ng ugat pa. Kesa manatiling mulawin na madaling manghina, tapuan ng sakit. Hindi na bago sa akin ang sakripisyo, Itay. Baka nga, ito na ang huling kabayarang hinihingi sa akin bilang sugo. Alang-alang sa lahing mulawin. Handa akong mawala ang ugat ako. Nakahanda ka na bang mawala ang lahat ng alaala mo ng Abila? Ng mga mulawin? Ni Alwina? Ngunit tulad nga ng sabi ni Dakila, sa tuwing nagsasara ang isang kabanata, may bagong magsisimula. Mangako ka agad. Nangako ako. Kahit na anong mangyari? Kahit na anong mangyari. Para lagi ako nahadikit sa puso mo. At ako sa puso mo. Makikita pa naman tayo ulit, hindi ba? Habang tumitibok ang puso ko sa loob ng dibdib ko. Habang may kaluluwang nananahan sa katawan ko. Kahiwalayan nila. Pero nakikita tayo muli. Mangyayari yun muli. Dahil ikaw ang tahanan ng puso ko. Palaging uuwi ang puso ko sa'yo.